Hello mga kohay and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tensura Contents. Araw-araw nga pala ako na nag-a-upload sa may Bilibili, kaya mas advanced tayo dun compared sa ibang platforms. Bisitahin nyo rin yung Senpai Shorts kung gusto nyo na manood ng mga separate topics natin. Nasa may description ang mga links ng mga spaces na ito. Thank you nga pala sa mga members na patuloy na sumusuporta. Sana idumami pa kayo. Ito ang episode 14 ng volume 14 Tensura Lightnovel. Sa nakaraan natin na video ay napag-usapan natin ang patungkol sa evolution nitong si Ranga at ang pagbibigay nitong si Rimuru ng bagong knife kay Hakuro. Nabanggit din natin dito ang pagka-delay ng evolution ng primordial demon trio. So without further ado, let's get into the video. So hindi nga pinagbigyan nitong si Rimuru ang kahilingan nitong si Geld na si Carrera na lang muna ang pag-evolvein. Kasi when it comes to mana, mas mataas din ang mana nitong si Carrera compared kay Diablo. Kaya masyadong delikado kung ito ang uunahin na makakapag-evolve. Kapag hindi nila control ang kanilang sarili, baka mag-self-destruct sila. Masyadong careless itong si Carrera. Tingnan na lang natin yung kanyang ginamit na gravity collapse. Mabuti na lang daw talaga at naging successful ito. Dahil kung hindi, pati ang forces nitong si Nageld madadamay sa mga namatay. Although meron namang complete control itong si Carrera sa atake niya na ito, hindi siya nag-hesitate na bigla na lang gumamit ng ganito kalakas na atake. Kung aabusuhin daw nitong si Carrera ang masyadong malakas na powers at palagi nito itong gagamitin, magiging sakit sa ulo lang ito. Kaya hindi muna siya pag-e-evolvein itong si Rimuru. Ito daw ay para din talaga sa kanilang sariling safety. Pag-e-evolvein daw ito nitong si Rimuru base sa kanilang future performance. Kapag ipinakita na ng mga ito na hindi sila careless at worthy na sila na mag-ascend into a true demon lord. Sabi ni Rimuru kina Testarossa, Ultima at Carrera, magaling din daw ang pinakita nitong mga ito bilang intelligence officers. Nangolekta daw pati ang mga ito ng mga souls. Humihingi daw ng pasensya itong si Rimuru sa kanila dahil hindi muna ni Rimuru gagamitin ang mga souls na sila mismo ang kumolekta para sa kanilang sariling evolution. Pasensya na daw sila kasi baka may mga hinanakit daw itong mga ito sa kanya dahil dito. Pero sabi ni Testarossa, wala daw. Hindi daw sila mag-iisip ng ganun sa kanilang lord. Sabi naman ni Ultima, kulang pa daw ang mga souls na ito para mabayaran nila ang kindness na ipinakita sa kanila ng kanilang lord na si Rimuru. Then sabi naman ni Carrera, tama daw itong si Testarossa at Ultima. Kontento na daw sila sa mga naibigay sa kanila nitong si Lord Rimuru dahil hindi lang daw sila nito binigyan ng kanilang flesh, kundi binigyan din sila ng kanilang sariling mga pangalan. At dahil daw dito ay mas lalo silang lumakas. Sinabi ng tatlong ito na wala naman daw silang hinanakit o tampo kay Lord Rimuru. Malalakas na naman talaga kasi ang mga ito. Kahit na hindi pa sila nakakapag-ascend into a true demon lord, mas malakas pa din sila sa awakened na si Gabiru. Na-relieved itong si Rimuru nung marinig niya sa tatlong ito na wala naman sa kanilang problema. Sabi ni Rimuru, kung ganun daw, masaya daw siya. Kaya sana daw ay tanggapin ng tatlong ito ang reward na inihanda niya para sa kanila. Nagulat ang mga ito kasi may separate pala na reward na inihanda itong si Lord Rimuru. Sabi ni Rimuru, according daw sa kanilang merit this time, inire-recognize na sila nitong si Rimuru na officially na maging members ng patrons. Ipagpatuloy lang daw muna ng mga ito ang kanilang mga naka-assign na trabaho sa may Tempest. If ever na nagkaroon daw uli ng kasunod na gera, magkakaroon na din daw ang mga ito ng partial command. Tsaka meron din daw si Rimuru na titles na ibibigay sa kanila. Ito ang mga titles ng Primordial Demon Trio. Killer Lord para kay Testarossa, Pain Lord para kay Ultima, at last but not the least ay Menace Lord para naman kay Carrera. Ito ang titles na naisip nitong si Rimuru after ng report sa kanya ng mga ipinadala niya para i-monitor ang mga ito. Mukhang brutal daw talaga itong Primordial Demon Trio. Ang mga titles na ito ay base sa kung ano ang ipinakita nila dito sa nangyaring war. Sabi ni Rimuru, from this day forward daw, pwede na nilang tawagin ang kanilang mga sarili sa ganitong titles. Aabangan daw nitong si Rimuru ang kanilang performance in the future, katulad daw ng kanyang mga senior na mga subordinates. Nagbaw itong tatlong ito kay Rimuru at nagpasalamat sa kanya. Mabuti na lang daw talaga at walang umungol sa mga ito. Then bumalik na itong lima ni Hakuro at Ranga sa kanilang mga pwesto.
Pero teka lang muna, papakita ko lang sa inyo ang upload schedules natin. Guys, daily upload na tayo sa ating Bilibili space. Free lang manood dito. Kailangan mo lang na mag-download ng Bilibili app at i-follow ang main space ko na AnimeXenpai para ma-notify ka palagi. Again, ay wala kang babayaran dito. Free manood sa Bilibili at wala pang mga annoying ads. Pero kung ayaw mo naman na mag-download ng Bilibili, ay pwede ka namang manood dito sa YouTube. Kaso lang, MWF lang ang upload schedule natin dito. Bale, 3 beses lang sa isang linggo. Kaya, dito ko ipapasok ang ating membership. Sa halagang 99 pesos per month, ay magiging member ka na. Magkakaroon ka na rin ng access sa araw-araw natin na upload sa YouTube. At mapapanood mo rin yung mga members only na videos. Ito ang unang level ng membership natin. Pero kung gusto mo naman na to the next level at talagang fan ka ng Tensura, eh pwede mong i-avail ang ating advanced membership. Medyo mabigat nga lang ito kasi ito ay worth 899 per month. Kapag in-avail mo ito, ay para ka ng sponsor ng channel. At magkakaroon ka na agad ng access sa aking video storage dito sa my YouTube. Pwede mo na agad na ma-binge watch ang mga bagong gawa ko na videos. Hindi mo na kailangan na maghintay ng isang upload kada araw. At least 20 videos ahead ka. Pero siguradong tataas pa ang stock ko ng videos in the future. Again, ito ay para lang sa mga gustong maging advanced talaga. So let's get back into the video. Patuloy pa din tayo sa evolutionary rituals. Nang kasunod naman na tinawag sa stage ay sila Gozu at Mezu. Binigyan itong dalawang ito ni Rimuru ng bagong set ng kanilang mga gears. Ito ang reward para sa kanila. Then ang kasunod naman ay itong si Gadra. Officially na siya na inilalagay nitong si Rimuru na floor level guardian ng floor 60. Hindi na siya extra lamang. Ibinigay na din sa kanya nitong si Rimuru ang floor guardian na Colossus. Nag-step down na rin itong si Beretta bilang chief of the 10 Lords of the Labyrinth kasi 10 na daw naman ang bilang ng mga ito. Hindi na daw siya dito kailangan. In addition sa reward nitong si Rimuru kay Gadra, ay binigyan niya din ito ng permission na makapaglabas-pasok sa research facilities ng Tempest kasi eventually ay magiging part din naman daw talaga ito ng kanilang research team. Tandaan natin na itong si Gadra ay isang genius ng Eastern Empire. Malaki din ang magiging contribution nitong si Gadra sa may research ng Tempest kasi marami siyang knowledge. Pinagkakatiwalaan na siya ngayon itong si Rimuru. Masayang masaya na itong si Gadra sa mga reward na ibinigay sa kanya. Then ang kasunod naman na bibigyan nitong si Rimuru ng reward ay ang 4 na Dragon Kings na floor guardian din ng Labyrinth. At itong si Beretta, nakaka-retired lang sa kanyang position. Actually, hindi talaga subordinate nitong si Rimuru ang mga Dragon Kings na ito. Sila ay mga subordinate nitong si Ramiris. Nandito na rin ang iba pang mga floor guardians ng kanilang Labyrinth. Isa-isahin pa natin. 90th floor guardian, 9-headed beast na si Kumara. 80th floor guardian, the bug emperor na si Zizion. 79th floor guardian, the bug queen na si Apito. 70th floor guardian, immortal king na si Adalman, kasama ang kanyang guard na si Albert na the paladin of the dead. Sa tingin nitong si Rimuru ay wala na siyang problema kahit na pangalanan niya pa ang mga ito. May tiwala siya sa mga ito na makokontrol nila ang kanilang mga sarili kapag sila ay nag-awaken na into a true demon lord. At dito na muna natin tatapusin ang video na ito. Kung nagustuhan mo ito ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para maiboost naman tayo ng algorithm.